Ganda rin pagkagabi dito. Magbawon lang talaga kayo ng ano, ng sapin tapos payong. hindi pwede magdala ng pagkain. Eh siyempre alam niyo na. May mga kababayan tayo, pagkatapos kumain, iniiwan na lang kung saan-saan yung mga kalat. Yung ganitong vibes guys, kung nakapunta na kayo ng Boracay, parang itong ganito yung vibes pagkahapon. Evening, ganito. Isa white beach ng Boracay, parang ganito yung view dun eh. Kaibahan lang, syempre, malinis yung dagat dun, of course. Then dito may mga matataas na building. Ang ganda oh. Kung makita nyo na yung lugar ng Rio de Janeiro sa Brazil, sa ibang bansa, may pagkakahalintulad ng ano eh, itsura dito. Mga city siya tapos may beach. Yan. So may mga kababayan tayo pa uwi na, din yung iba gusto pa mag-stay. Yan, gabi na oh. Yan, ang ganda oh. So continuous yung paglilinis nila dito guys. Dinikrit din, nililinis. May mga naanod pa rin ng mga, syempre may mga basura-basura pa rin na hindi na galing dito, inaanod dito. Then may mga natural waste na rin na makikita ka rito eh. Halamang dagat din. Galing yata ng ano to, mga water lilies, mga hyacinth. Yan. Hindi kagaya dati, talagang ang basura dito, mas marami yung plastic talaga. As in basura. So yung development dito guys, hindi lang yung termino lang ni Pangulong Duterte. Tuloy-tuloy na to, talagang commitment na to sa paglilinis dito. Hindi lang gobyerno ang may dapat commitment na maglinis ng Manila Bay. Dapat bawat isa sa atin. Yan. So dito banda yung exit. Doon banda yung pinaka-arc, doon ang entrance, main entrance. Then dito i-exit para hindi magsasalubong yung tao. Iba, ang ganda sa gabi. Po, Sir Joel, nakita ko rin Mandamus office. Kala mo ano siya eh, part siya ng ano eh, ng Boracay. Kasi ganyan yung mga establishment sa Boracay eh. Beachfront, mga building na ano, pang beachfront. Tingin ko kulang pa dito ng ano, ng ilaw. Maganda dito maglagay sila ng mga floodlight. Mga tower ba, mga neon lights na nakaharap dito.
kung sakali ang open time nito from 6 a.m. to 7 p.m. siguro dapat lang maglagay sila ng plug light dito dyan. Maganda to pag nilagyan nila ng ano, plug light, mga neon lights na malalaki. Para syempre, for security na rin ng mga tao dito. Okay, hindi pa naman tapos ang development dito eh. Nasa phase 1, phase 2 pa lang yata tayo. So, ito yung exit guys. Ayan. Harap to ng ano, Pedro Hill na yata to eh. Yung banda, yung tawid to, Pedro Hill. And lahat muna tayo dun guys bago tayo tumuloy uwi. Ito ay malapit sa parang maliit na cove. So God willing, babalik pa rin naman tayo rito. Maganda umaga. Kasi ito yung first time ko makapunta rito simula nung nagpas isang taon na nang simulan dito yung project. Nanonood lang ako lalo na nung nasa Clark lang Clark pa ako. Yan. Hanggang dito pa lang yung Dolomite Beach natin. At ang plano talaga tuloy-tuloy pa yan hanggang dun sa pinaka ano, malapit sa Navy, Philippine Navy. Hindi mo akalain sa Manila Bay ito eh. Yung ganitong view. Ayan o. Malakas na yung alon. Yan. Instagramable. Kulog-kulog pa. So may mga tao pa rin dito guys. Solong-solo na yung beach. Punta natin tong portion na to. Then
Uwi na tayo. So ito yung susunod na phase ng ginagawang beach. Yan. Ano to? Buhangin ba to? Ano siya? Parang cover siya. Yan. So black sand yung layers. Naglagay na sila ng mga black sand. Then ito platinum yan. Susunod na dyan syempre yung makapan na ano, dolomite. Ah, nag-uuwi yan ang ibang mga kababayan natin. Yan. At parang uulan pa ata. Yan, mga kasamang ano, Philippine Coast Guard na nagbabantay dito. Picture taking sila. Salamat sir. Ayun, unti-unti na pinapauwi na yung mga tao. Ganda kahit sa angulo dito, kahit lalo na pagkagabi, iba rin talaga yung dating niya pagkagabi. Ayan. So hanggang 7 lang pala muna dito. So inunti-unti na ng mga PCG yung mga tao dito na nag-stay. At closing na. Thank you din po, Sir Joel. Shoutout po. Hindi, mukhang ulan yung naririnig ko pa parating. Ayan, mula na. Naririnig ko na yung tilamsik. So, dito yung exit natin.
hanggang dito na lang guys. Salamat sa mga nanood at see you next time mga kasama magdilim. Sa ulitin.